Hiniling ng mga legislators ng Administrasyong Biden sa pamamagitan ng isang sulat na ipinalabas noong Lunes, January 30, na siyasati ng apat na Chinese companies na sangkot sa Ford Battery Plant. Pinaniniwalaang may direktang kaugnayan umano ang mga kumpanyang ito sa military ng China, Chinese Communist Party at sa gobyerno ng North Korea. Bukod pa rito, inakusahan rin ang mga ito ng mga paglabas sa karapatang pantao sa rehiyon ng Xinjiang sa China. Umani ng mga pagbabatikos ng mga mambabatas ng US ang planta ng mga baterya bunsod sa paggamit nito ng teknolohiya na isinusupply ng CATL na isang Chinese battery maker. Nangangamba ang mga mambabatas na maaaring mapabilis nito ang daloy ng US tax subsidy sa China at maging dependyente ang Ford sa teknolohiya ng China. Hiniling rin ng legislators sa Ford na magbigay ang kumpanya ng karagdagang impormasyon hinggil sa due diligence na ginawa nito bago pumasok sa mga kasunduang kasama ang CATL. Sa isang pahayag, sinabi ng Ford noong Lunes na sinusunod ng motor company ang lahat ng regulasyon ng pamahalaan. Kinakailangan ding umanong matugunan ng mga suppliers nito ang mataas na pamantayan ng Ford kabilang na ang pagprotekta sa mga karapatang pantao. Samantala, nagbabala ang Toyota sa 50,000 na may-ari ng sasakyan sa US na itigil ng mga ito ang pagmamaneho at agad na iparepair ang mga sasakyan. Ang Do Not Drive Advisory ay sumasakop sa ilan sa mga modelo ng pinakamalaking car maker sa mundo mula 2003 hanggang 2005. Kabilang sa mga modelong ito ang 2003 to 2004 Corolla at 2003 to 2004 Corolla Matrix at 2004 to 2005 RAV4. Dahil sa edad ng mga airbag, mas malamang umano na ang isang bahagi sa loob nito ay sumabog at magpalipad ng matatalim na metal fragments na maaaring magresulta ng malubhang injury o maging pagkasawi ayon sa automaker. Pinapayuhan ng mga may-ari na huwag na munang magmaneho ng kanilang mga sasakyan hanggang sa maipaayos ito ng libre sa recall. Inirekomenda ng Toyota na makipag-ugnayan ng mga may-ari sa kanilang local dealers para sa iba't ibang option na libreng serbisyo. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.